Welcome back to my YouTube channel at nais ko lang ulit magpasalamat sa lahat ng aking subscriber at ganoon din sa ating mga friends sa YouTube na walang sawang nagbibigay ng suportang tunay at palagi ang bumibisita sa ating munting tahanan. Ang i-review natin ngayon ay isang plano ng isang maliit na room for rent. So, para sa mga nagpaplano magpagawa ng paupahan, gusto ko lang magbigay ng mga idea para naman maging komportable ang ating mga boarders. So, dahil sa experience ko na rin bilang nangungupahan sa ngayon, so, at least kahit pa paano, meron tayong actual na experience kung ano yung ating mga basic na kailangan sa isang paupahan. Given na maliit yung ating ipapagawang mga room, dahil para ma-maximize natin yung ating lote. Dahil alam naman natin kung gaano kamahal ang lote, lalo na dito sa syudad. So, let's say meron tayong lote na ang haba ay 20 meters at ang lapad ay 7.5 at total area of 150 square meter. Ipaplano natin yan para malaman natin kung ilang room yung magkakasya. So, syempre, mas marami, mas maganda dahil siyempre alam naman natin na business ito. So, sample dito sa ginawa natin, nagkaroon tayo ng apat na limang room. So, ang lapad ay 4 meters, okay? At ang haba ay 5 meters. So, mapansin nyo rito, sagad yan dito sa may frontage ng ating bahay. So, in-assume ko na lang yan na binigyan tayo ng konsiderasyon doon sa LGU kung saan mang lugar tayo magtatayo dahil maliit lang naman yung ating lote at saka pahaba masyado. Okay, so nakita natin dito, base sa layout at sa laki ng lote, nagkaroon tayo ng limang room. Pwede naman natin yung gawing second o hanggang third floor. Pero kung mapansin nyo rito, ito yung ating line of second floor. Para naman meron tayong 1.5 na clearance doon sa magiging daanan sa second floor. Daanan papunta sa kanya-kanyang room. Okay? So, 2.5 tayo galing sa property line. 1.5 itong line ng second floor. Para at least meron tayong space dito na para sa ventilation. In case na yung ating katabing building ay sagad rin sa property line. At yung ating stair para sa upper floor dapat nandun sa pinakadulo para hindi na makasagabal dito sa ating daanan. Okay? So, itong option na to, halimbawa, 4 boarders lang talaga yung iyong mga gagawing room. Kung option to naman at gusto mo rin ditong tumira, kung ikaw yung may-ari, para naman mabantayan mo rin ng maayos yung property, mas maganda sa front area ka. Yun nga lang, mababawasan yung iyong room para sa paupahan. Okay, base dun sa lote na yun, ito na yung magiging size ng bawat room. So, meron tayong lapad na 4 meters at ang haba naman ay 5 meters. So, i-check lang natin itong ating ginawang floor plan. Okay, so ito yung ating entrance door. Okay, ito yung ating living. So, 1.8 meters. Meron din tayong maliit na kitchen. Dito naman yung dining. Good for two. Dahil usually naman, anong upahan? Hanggang dalo, marami na yung tatlo na may kasamang isang anak. Okay. Then, ito yung ating bedroom. Meron din tayong toilet. Okay, ito yung ating second door. Okay, papunta rito sa service area or sa laundry area. Okay. Ngayon, isa-isayin na natin kung ano nga ba yung mga usually na hinahanap ng isang boarder sa isang paupahan. Number one, kailangan yung divider wall, ito, yung pagitan ng bawat room, dito at saka dito, kailangan konkreto for privacy at para na rin hindi
makaapekto yung ingay, o malis yung ingay para dun sa katabing room. Para na rin maiwasan natin na magka-problema yung ating mga borders. Okay? So, number two, dapat meron tayong sarili at maayos na toilet. Yan ang pinaka-importante. Number three, dapat meron tayong labahan at saka sampayan ng ating mga damit. Okay? So, kung ayaw natin na magmukhang divisorya yung ating boarding house dahil sa dami ng nakasampay na damit, maglagay tayo ng space para dun sa sampayan ng mga damit. Number four, kahit maliit lang yung ating room, kailangan siguraduhin natin na maayos yung light and ventilation natin. Kaya kailangan meron tayong sapat na bintana. Okay? Kaya naglagay tayo ng open space sa likod, hindi lang para sa labahan at sa kasampayan, kundi para na magkaroon na rin ng bintana para dito sa bedroom at saka dito sa toilet. Ganon din naman para merong natural na liwanag ng sikat ng araw na papasok dito sa ating bedroom, dito sa toilet, ganon din dito pag binuksan natin yung pintuan para tipid sa kuryente at magiging maaliwalas din itong ating paupahan. Number 5, kailangan natin maglagay ng abang para sa aircon. Okay? Dahil sa init ng panahon ngayon, lalo na dito sa syudad, expected na natin yan, yung borders natin ay maglalagay ng aircon. So, mag-abang na tayo ng butas dito sa wall na to. Kahit yung size lang naman ay maliit, para sa size ng 0.5 horsepower na aircon, dahil maliit lang naman ito, bedroom. Number 6, maglagay din tayo ng abang para sa exhaust fan para dito sa kitchen. So, same sa abang natin sa aircon, kailangan din natin maglagay dito ng abang o butas dun sa wall para sa exhaust fan para naman hindi man masyadong mainit, lalo na kung nagluluto. Number 7, kailangan natin ng abang para sa ceiling fan. Kumbaga, yung ating electrical, ipiprepare natin yan para sa ceiling fan. So, mas advisable kasi kung ceiling fan ang ating gagamitin sa ganito kaliit na area. Dahil kung stand fan ang ating gagamitin, lalong nakasikip. No? So, at least merong option yung ating border. Number 8, yung ating mga location ng power outlet o yung mga saksakan. Baka naman sa liit itong ating room na to ay gumamit pa yung ating borders ng extension wire. So, hindi masyadong maganda yung ating pagka-plano pagka ganun. Magiging hassle yun sa ating borders. So, like dito sa layout natin, dito meron tayo saksakan para sa TV. So, dito natin lagayan sa wall na to, hindi dito dahil itong wall na to para sa bedroom ay optional lang to. Okay? So, dito naman sa may kitchen at saka sa dining, naglagay tayo ng saksakan para sa maliit lang na refrigerator. Dito naman sa bedroom, saksakan ang aircon at saksakan din ang mga charger o ipag-charge natin ang ating cellphone. So, of course, dito naman yung saksakan ng ating washing machine. Number 9, kailangan merong sariling metro ng tubig at kuryente yung ating borders. Dapat din nakikita ng borders para naman mamonitor din nila kung malakas sila gumamit ng kuryente at tubig. So, alalahanin nyo na malaking bagay yan para sa mga borders dahil nagtitipid din naman sila. Last natin, number 10, mapapansin ninyo na maliit lang yung bedroom. So, hindi nga tayo umabot sa minimum na 2 meters by 3 meters. Ang ating dimension ay 1.9 by 1.9. So, practically, okay lang naman yan kahit na walang partition. Kaya ang pinaka-the best, ang ilagay natin dito ay detachable. Okay? Baka kasi mas gusto ng border na kurtina lang yung ilagay para mas maluwag siyang makakilos. So, yun nga lang ang magiging conflict niyan pagka ito ay kurtina lang
itong aircon na to, possible lalakihan yung butas. Kung 0.5 dati siya na horsepower, malamang maging 1 horsepower siya dahil ito na lahat yung area na iko-cover niya. So, yun nga, maliit lang yung ating bedroom at ang importante lang naman ay meron siyang space para sa higaan dahil ang pinaka-importante talaga sa isang paupahan ay merong sariling toilet at merong space para sa labahan at sampayan ng mga damit. So, I think sasang-ayon sa akin ang mga nangungupahan sa ngayon na katulad ko dahil alam na alam nila yan na yan yung pinaka-importante. So, dito pa lang sa plano, pagka ganito yung makikita ng mga nais umupa, sigurado ako na iisipin nila na magiging maayos ang inyong relasyon bilang may-ari at nangungupahan. Dahil dito pa lang, mapapakita nyo na talagang good service yung una nating kinonsider bago tayo makinabang. In short, huwag nating titipirin para naman sulit yung babalik dun sa ating puhunan. So, napakasarap siguro sa pakiramdam na by the time na magpapaalam sa inyong boarders dahil magkakaroon na siya ng sariling bahay. Hindi yung aalis siya dahil hindi sila komportable dito sa iyong paupahan. Okay, so ito lang yung aking idea sa topic na to at good luck sa iyo, future apartment owner, at sana maging guide mo to para naman maging maayos yung iyong magiging serbisyo. Maraming salamat.